Hi guys, and welcome back to my channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo ulit kung paano magsalita ng Arabic. So, ang topic natin ngayon ay ang mga basic na tanong at ang basic na sagot. So, keep on watching! Salam! For today's video, ang gagawin ko ay ituturo ko sa inyo ay ang basic na tanong at ang mga sagot na in Arabic language. Siyempre, may translation na Tagalog. So, unang-una natin ngayon ay ang Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin nun ay peace upon you. And ang sagot dun ay wa alaikum muslim. Ito, lahat talaga ng mga Muslim country, ito talaga yung mga sinasabi. Sa pag bumabati sila. Tapos meron pang dugtong yun, hindi ko lang alam. Pero ito yung basic. Pero sa akin, kasi nahihirapan ako magbanggit ng ano yun, ng wa alaikum salam, in assalamu alaikum, yung ganun, pwede ka rin mag-shortcut ng salam. So, ibig sabihin nun, peace. Pag sabihin mo, salam mama, salam, ganun. Ganun yung ibig niyang sabihin. Parang binabati mo sila ng kapayapaan para sa'yo, ganun. So, ang pangalawa, yung sa bahal care naman, sabihin natin na, kunwari gusto natin sabihin, magandang umaga, magandang umaga. Ang Arabic nun ay, sa bahal care. Yan. Pag may nagbanggit sa'yo ng sa bahal care, ang sabihin mo ay, sa bahal nur. Ang ibig sabihin nun ay, magandang umaga. Tapos magandang umaga rin sa'yo. And ang good afternoon, magandang hapon, or magandang hapon din. Ang ibig sabihin nun ay, sa Arabic ay, masa al khair and masa al nur. Kapag may nagtanong sa'yo ng kif halik or shlonik, yan. Sa akin kasi karamihan talaga kapag nagtatanong shlonik and ang sagot mo ay tayib, alhamdulillah, or zen, alhamdulillah, or kwayes. Ang ibig sabihin ng shlonek o kefalek or kefalhal, ang ibig sabihin nun ay how are you? Kapag sinagot mo siya ng tayib, ang kwayes, ang zen, iisa lang ang meaning nun, ibig sabihin nun, fine. And alhamdulillah, dudugtong mo siya ng alhamdulillah, ibig sabihin, praise to be God. Okay lang ako, salamat sa Diyos, ganon. And ang sinabi ko kanina na marhaba, ang ibig sabihin nun, hello. Tapos pag binati ka ng marhaba, ang isasagot mo ay, alan. Ang ibig sabihin nun, hi, ganon. So, ito po ay para lang dito sa Kuwait. Hindi ko po alam kung pareho-pareho lahat. Pero katulad nga ng sinabi ko sa last video ko na hindi pare-pareho lahat. So, may mga diferensya. Pero ito, yung dito lang to sa Kuwait na hindi ko na alam ko. Ito yung sa akin lang na gusto ko lang i-share sa inyo. Baka sakali lang. Hindi naman siya nakadepende sa spelling. Nakadepende siya kung paano mo banggitin. Basta maintindihan, okay na yan siya. And ito naman, kunwari, may nagtanong sa inyo ng shusmik? Masmok? Masma? Ganun. Ay, ibig sabihin nun, what is your name? And then, yung sasagot ninyo ay, tapos ang sasagot ko, Ana Katrina or Anaisme Katrina. Ganon.
Ibig sabihin nun, my name is, kasi yung Anna, ako. Pero pag i-English mo siya, Anna, ay ibig sabihin nun, my. Ay pag i-sentence mo siya. And, pag may nagtanong naman sa iyo niyang, kam umre, kam umrok inta, kam umrok inte, ang ibig sabihin nun ay, how old are you? Ang tamang pagsagot nun ay, Anna umre, arbaa, ay, syempre, naka-i-depende sa edad ninyo. Pero, pag binanggit niyo yung 24, ibig sa Arabic, arbaa ishrin. Ako kasi 24 na. Arbaa ishrin, sana. Ibig sabihin ng sana, years. Years old. Parang ganun. Arbaa ishrin, sana. Madali lang siya intindihin kapag ginagamit mo sa sentence. So, kaya ngayon ginagamit ko sa sentence para medyo maintindihan. And, syempre, yung pinaka latest, yung pinaka the best na hindi makakalimutan ay ang shukran. Syempre, pag sinabi niya shukran, isabihin mo, afwan. So, shukran for watching. Sana may natutunan kayo. And, yan lang naman ang basic. So, don't forget to subscribe and click the notification bell. And, please, kung nagustuhan niyo ito, and click the thumbs up button. And, please comment down below. And, thank you. Share, comment, like. Bye.